Good morning! Happy Saturday! Masaya po ang inyong lingkod. At mamaya po, alas 6, meron po kaming Filipino community dito sa Surabaya, Indonesia, Christmas Party. Okay, dyan po yung gaganapin sa Harris Hotel. Kaya po naghahanda po kami. Alas 6 po yun. So, welcome to Lisa's Vlog. Ano po ang topic natin ngayon? Passport at unang bansang napuntahan ng inyong lingkod. Okay, so shout out po sa naglakad ng passport ko sa Davao. Ang mabait kong kapitbahay na umuwi sa kanilang probinsya, sa probinsya namin. At nilakad po yung aking passport. Late registration po ko noon. So nagkaroon na po ko ng passport. Nagsimula na po yung pumukaw sa aking damdamin ang mag-abroad. Kung natatandaan niyo po, uso po noon ang pag-a-apply sa US. Isa po ako dyan sa mga nagpa-interview. Okay? So, hindi po ako pinalad. Okay? Na-denied po ako sa aking application. Although, meron naman po pera sa bangko. Huwag na kayo maingay. ang naging grounds, kasi oh, tinitingnan talaga nila if you are capable. So, yung pong aking birth certificate ay late registration. At kasawi ang palad po. Pinanganak ako sa lugar na kung saan. Diyan po sa Davao. Hindi ko na po sasabihin. Kung saan po banda doon po, nagkaroon po doon ng mga parang mga news kung saan magulo. Nandun yung mga Abu Sayyaf noon. So parang yun ang naging basis nila. Parang doon ako na pumalpak sa interview ko. Pero sa trabaho, walang problema sa mga papers. Pero tinignan po nila kasi yung aking birth certificate. So, okay lang. It doesn't mean, di ba, na hindi po ko na natanggap sa US. Hindi po nabigyan ako ng visa. Kasi plano po talagang mag-tour. Huwag ko kayo maingay. May gusto po kasing mag-sponsor. Hindi po ako napalad. So, okay lang po. Tinanggap ko po yung fate. Okay, yun na laging, yun po yung laging doon, acceptance. So, yung passport ko, hindi ko nagamit. At ang ginawa po namin, okay, syempre, kabilang yan sa mga strategy, kailangan kasi traveler ka. So, etong mga kasamahan ko sa opisina, sa bangko, nagpunta po kami ng Hong Kong. 2002, okay? Nag-Hong Kong po kami. So, yun na yun po. Nagsisimula na kaming mag-ipon ng aming mga stamp sa airport. Para po, yun nga, magre-reapply. Kasi may kaibigan po kami nasa US. So, nag-i-invite sa amin. Gusto namin siyang sundan. So, nung nakarating kami ng Hong Kong, ilang araw po kami doon, nagtingin-tingin ang inyong lingkod. So, doon na po ako nagsimulang mag-isip para mag-abroad. So, nakilala ko po yung iba natin mga kababayan. Sunday noon, pinakain nila kami. Nandun po kami sa park. Okay, dyan sa Hong Kong. Napakabait po ng mga kababayan. Iba-iba po yung grupo nila. May mga Bisaya, may mga Ilocano. Depende po kung taga saan ka. Tapos kumakain kami. Tapos maririnig mo yung mga kwento nila. Of course, mostly nandoon, mga DH, domestic helper. Meron po sila mga stay out. So, ang ginawa ko po, nagtatanong ako kung meron sa opisina. So, meron naman daw po, pero iilan lang po ang na-hire sa Pilipino doon. Kasi medyo mataas po yung, siguro yung standard sa Hong Kong. So, okay lang, na-enjoy ko lang. Doon ako nagsimula. So, 2002 ho yun na. Nagsimula na po akong sa sarili ko na, pwede ako mag-abroad siguro. Pero wala nga pong opening.
So, wala pang chance. So, hindi po ako umalis. Dahil wala naman, bumalik ako sa trabaho ko. So, ang lesson po natin dito, ang bilis. Na-enjoy ko po yung Hong Kong tour namin. Nakapasyal po kami. Nakapamili po kami doon ng mga Giordano. Pag-uwi po namin, feel namin, ano ba yan, mukha may abroad. Kahit ilang araw lang. So, ano po yung lesson natin? Pag po tayo na-deny, hindi po nasusunod yung ating mga wish o pangarap. Katulad po ng US visa application ko noon. Maluwag po nating tanggapin kasi minsan meron pong reason si Lord. So doon ko po nalaman kaya po ako hindi pala paalisin o ma-approve. Kasi po kung halimbawa nag-US ako, imagine nyo ang liliit na mga anak ko, di ba? At na kay mama lang po sila nakapisan. Ang uwi ko po ay aabuti ng isang dekada. So, na-realize ko po siya nung nagtrabaho na po ako dito sa Indonesia. Yun po yung will ni Lord. Huwag kang umalis sa malayong lugar na hindi ka makakauwi basta-basta. Eh, ang mahal po ng pamasahe sa US. Oh my God. Ipangungutang mo, isasala mo ang bahay mo. Ganon po yung presyo, di ba? Kasi po, balikan yun. Hindi ka pwedeng mag-one way dahil hindi ka naman US citizen. Tapos, liban pa doon, may show money ka. So, ganun po, may sa umpisa, nasaktan ka, parang feeling mo unfair. Pero, later on, tinatanong mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ako na-approve? So, naisip ko yun nga po, habang lumalaki yung mga anak ko, tapos na nagkatrabaho na ako dito sa Indonesia. Doon ko po naisip na ito pala yung plano ni Lord. 2002, yung nag-Hong Kong kami, nagsisimula na po kami mag-ipon ng mga tour namin para nga po dyan sa pag-a-apply sa US. Tapos nga po, denied. Pero 2005, sumunod naman po yung Indonesia. So, meron po yan kasunod na vlog kung paano po ako nakarating sa Indonesia. Hindi po yan ang pangalawang bansang napuntahan ko. So, 2002, Hong Kong. So, nalagyan ng ano yung aking passport. 2003, na-invite po ako sa Saipan ng aking kaibigan. So, iba rin po yung vlog niya. Sige, mauuna po yung sa Saipan. So, yun po yung mga pinagdaanan ko na nagsisimula na po ako maghanap. Pumupunta po ako sa bansa para po malaman ko kung paano ako mag-a-apply. Kasi ayoko po talagang illegal recruiter. Ayoko po. Sa akin, it's okay na mag-invest ako. It's okay na makita ko yung lugar para pagbalik ko, may sasabi ko sa mga anak ko, this is it. So, ganun po yun. So, nag-ano muna po kami, nag-invest ng pera. Gumastos, umutang, nag-loan. Umutang na, nag-loan pa, di ba? Kasi yung utang sa kapitbahay, yung loan sa bangko. Joke. So, yun po, medyo masaya po ang ating Saturday. Busog na po ako. At shoutout na po tayo. So, sana may matutunan kayo. Ang lesson po, tanggapin po natin kung ano po yung will ni Lord sa pag-a-apply natin sa abroad. Okay? At huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga illegal recruiter. Kayo po mismo po kayo gumastos, mag-tourist, at alamin po yung lugar na gusto nyong pagtrabahuan. Of course, sa ibang bansa, hindi ka naman kagad makakapag-tourist. Katulad po siguro ng sa Saudi. What I'm saying is, dun sa mga capable bumiyahe sa malalapit na bansa, at kung may pera lang din naman kayo, better you check it. Kasi po, mas maganda po talagang ma-interview nyo yung mga kababayan, ano talaga yung mga dapat nyong gawin. So, ganyan. Dito lang po tayo, ang aking vlog this Saturday. Mamaya po, nakikita nyo ako sa aming Christmas party. So, shoutout na po tayo sa aking mga mahal sa buhay na aking boyfriend na natutulog na si Randy Castro dahil siya'y night shift. God bless pa sa mga anak ko. Rest day nyo mamaya. Huwag lumabas, magpahinga. At kay mama, salamat mama sa pag-alaga sa mga anak ko.
At syempre, sa namimiss ko si Toby. Siya po talaga pang good vibes ko. Nagtatanong mga anak, ba't daw si Toby palagi kong nahanap? Sabi ko kasi si Toby hindi nangingin ng pera. Okay, maingay. Ang cute-cute, diba? Ganun lang ko yun. Pero mahal-mahal ko pa mga anak ko. Sila po yung mga butas na alakansya. Na talaga pong, na nakikita ko naman po talaga yung sakripisyo ko sa kanila. Nagbubunga na. So God bless and see you again.